So ayun mga ka-vlog, punta tayo sa ating Google Play Store. And then search natin dito yung app na gagamitin natin. Ito yung One Hand. So search muna natin. So ayun, after natin siya ma-search, siya yung unang-unang lalabas. So tap muna natin. And then kung makikita nyo mga ka-vlog, yung kanyang review is 4.2 star. And then 21 MB lang din siya. And then about naman sa download is 5 million na plus downloads na siya. So ibig sabihin legit talaga itong application na to at maraming gumagamit. So para ma-install yan, click natin yung install. And then ayan mga ka-vlog, so downloading na siya. So antayin lang natin siya ma-download. And then after natin siya ma-download, click lang natin yung open. Tapos ayan, so hihingi niya yung ating mobile number. So ilagay muna natin dito yung ating mobile number. And then after natin mailagay, so click lang natin itong I have read and accepted the privacy agreement. And then after nyan, click lang natin yung let's go. And then after nyan mga ka-vlog, automatic may marireceive tayong 6-digit code. So ang gagawin natin, antayin lang natin and then verify natin dito. So ilagay natin dyan sa verification code. Ayan, so input natin dyan. Ayan, then after nyan, click natin yung log in. So ayun mga ka-vlog, makikita nyo dyan, highest available is 25,000 and then interest as low as 0.06% per day. So ngayon gagawin natin para makapag-borrow tayo, so click natin yung borrow now. And then allow lang natin yan. And then dito, click natin yung I understand and agree and then click allow. And then dito tayo mapupunta, personal information, purpose of loan. So click natin yan para makapagpili tayo kung ano ba yung purpose natin. So depende sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. So sa akin yung itong education. So click natin. Ayan. And then next naman is yung educational level. So depende pa rin sa inyo. So ilalagay ko naman is bachelor's degree. So ayan, click natin yan. And then next naman is yung ating residential address. So depende sa inyo kung saan ba kayo located. So halimbawa NCR or what, so Bicol region. Ganun. So sa akin is Calabarzon. So dahil taga Cavite ako. So click natin. So yung piliin nyo lang ulit, sa akin yung Cavite. And then dito naman is yung ating city. So sa akin is yung Dasmariñas. Then next naman is yung ating full address. So lagay natin dito yung ating buong address. So ayan, so i-type ko muna dito yung ating buong address. And then sunod, number of cards. So wala akong card, so tap natin. Then 0 lang ang ilagay natin dahil wala naman akong card. So next naman is yung ating email address. So input natin yung ating email address dyan. And then sunod naman is yung ating work information. So click natin itong professional. And then so piliin nyo kung ano yung work bang meron kayo dyan. So sa akin dahil BPO, so click itong BPO worker. So click natin. And then lagay naman natin yung monthly income natin. So kung magkano yung amount. Ayan. Then next naman is yung payroll period natin. So click natin kung daily ba. So sa akin twice per month. So click natin yan. Then next naman is yung payroll date natin. So ilagay natin yung unang date. So number 5. Then second natin is yung pangalawang sahod is 25. So kasi twice a month tayo. And then click lang natin yung next. So ayun mga ka-vlog, ang sunod naman is yung emergency contact. So contact reference. So hinihingi pa nga pala dito is 3. So ilalagay natin yung kanilang buong pangalan. Then phone number, and then sunod naman is yung relationship kung kaano-ano natin siya. So ayun na, lagay natin.
So after natin may ilagay yung tatlong contact reference, click lang natin yung next. And then ayan, facial recognition. So verify daw natin. So click natin yung verify now. And then click natin yung allow. Ayan, so tapat lang natin yung mukha natin sa camera. Na yan. And then sundin natin yung instruction dyan sa ibaba. So ayan, please open your mouth. So sundin natin. Ayan, so sundin lang natin yung instruction. And then ayan, congratulations, face recognition match. So antayin lang natin, so countdown siya. And then ayan, next naman is yung ating ID type. So click natin yan para makapamili tayo ng ID ng gagamitin natin. Nandyan yung MID, passport, SSS, PRC, driver's license. And then meron dyan sa ibaba, scroll natin, voter's ID, postal, TIN, pag-ibig, PhilHealth, and then national ID. So gagamitin ko is yung aking national ID. So tap natin. Sunod naman, tap natin itong camera para kunan natin ng picture yung ating valid ID na ginamit, which is yung ating national ID. So ayan, tapat natin. And then click natin. Then click lang natin yung use. So ayun mga ka-vlog, bali uploading siya. So antay lang natin. So antay natin matapos mag-upload. And then ayun, automatic ma-vlog, lalabas na yung ating ID number. And then ma-fill upan na yung mga blanko yung pangalan natin. Ayan, so lalabas na dyan. So scroll down lang natin. And then kapag okay na lahat mga ka-vlog, so click lang natin yung next. And then click natin yung settings. Ayan, then click natin yung one hand. Tap natin. And then ayan, permit usage access. So click natin, open natin yan. And then back lang tayo. So ayun mga ka-vlog, application assessment. We are now reviewing your application. So bali antayin lang natin kasi bali nire-review na nila yung ating loan application. So antayin lang natin kung approve ba tayo o hindi. So waiting lang tayo mga ka-vlog. And then ayan, so click lang natin yung next step sa baba. And then ayan, select withdrawal method. So pili daw tayo ng withdrawal method natin. And then loan amount received 1,000. Monthly repayment amount 1,149. And then yung ating due date natin is 15-2024. So kapag okay na, so click lang natin itong click to get cash. So ayun, select withdrawal method, meron GCash, PDO, BPI, and then syempre gagamitin ko si GCash. So tap lang natin yan, and then lagay natin ngayon yung ating GCash account number. So input muna natin. So after natin may lagay, so click natin yung check sa ibaba. And then ngayon naman gagawin natin is kiklik natin itong click to get cash sa ibaba. Ayan na. And then click lang natin tong I have read and agree to all agreements. So ayun, makikita nyo nakalagay dyan, verifying the results for you, please wait. So antayin daw natin kasi bine-verify na. And then ayan mga ka-vlog, congratulations, your loan application has already passed verification. So ayun lang mga ka-vlog, ganun lamang kadali mag-loan dito sa One Hand. So sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko na ito. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming maraming salamat nga po pala sa panunood ng mga video ko.